Hi mga kumari ko! So for today's video mga kumari ko, isishare ko nga sa inyo yung experience ko na na-demonetize at na-restrict ako. So mga kumari ko, isishare ko to sa inyo para din maiwasan nyo at maging aware kayo. At baka mamaya ay ginagawa nyo ito, mas mabuti na kung panoorin nyo itong video na to hanggang dulo para nga maiwasan nyo at alam nyo yung mga gagawin. So mga kumari ko, ayun nga, tilalagay ko dito, ayan, na-demonetize nga ako dahil sa isang violation. Nagka-violation nga ako mga kumari ko at nagkaroon nga ako ng intellectual property. So ano ba yung intellectual property mga kumari ko? So pagka tayo ay nagsishare ng mga ibang video or kumukuha tayo ng ibang video at kahit may mukha pa natin yon, is possible talaga na ma-detect yun ni Mets. So mga kumari ko, at pag na-detect niya ngayon mga kumari ko na hindi talaga sa'yo yung video or kumuha ka or nag-stitch ka or kahit ano na hinaluan mo nga yung video mo, is may possible talaga na ma-detect niya at maging intellectual property. So paano ba yung maiiwasan mga kumari ko? Syempre, kailangan talaga gagawa tayo ng sarili nating content. So base sa experience ko lang to mga kumari ko, yung sinishare ko sa inyo. So akala ko talaga nung una is okay lang kasi syempre sobrang dami nga ng gumagawa nun, kaya akala ko okay lang. So, ako naman nakiuso. So, ayun mga kumari ko, siguro 1 week ko lang siyang ginagawa. At pagka 1 week mga kumari ko, yun, nagulat na lang ako. Kasi ayan, lahat ng tools ko is nakapula na nga siya at restricted nga ako. So, ano-ano ba yung mga ginawa ko? So, nung una mga kumari ko, nagpanik talaga ako kung ano ba yung gagawin ko. So, ang first kong ginawa mga kumari ko, kasi hindi ka na doon makakapag-review kasi si Facebook na mismo yung nagbura ng video mo. So, mga kumari ko, ang ginawa ko lang, lahat ng mga may halo kong video or yung mga reaction video ko ay talagang binura ko lahat. Hindi ako nang hinayang. Sobrang tataas nga ng views na merong 6.7 million views, merong 1.1 million views, merong 2 million views, at napakaraming million views. Kasi napakabilis niya talagang makakuha ng views. So ayun mga kumari ko, hindi na ako nang hinayang kasi gusto ko talaga na malinis nga ang page ko. Para kung sakaling i-review ulit ni Mets, ay talagang wala na nga siyang madidetect na intellectual property dahil lahat nga ng upload ko ay is original na. So, 7 days ako mga kumari ko. So, ngayon lang talaga, 7 days. Kakawala lang nung aking, ano, kakabalik lang nung mga tools ko, nag-green na ulit siya. So, sinishare ko to sa inyo mga kumari ko para din maging aware kayo na kung kaya naman natin gumawa ng sarili talaga nating content na lang natin. Huwag na tayong mag-reaction videos, iwasan na natin. Kasi kung ngayon, ginagawa mo yan, sa mga susunod na araw, talagang makikita at madedetect talaga yan. So, kailangan talaga mga kumari ko, mas mainam talaga na content na lang natin yung gagawin natin at huwag na tayong kumuha pa ng video ng iba. Kasi based sa experience ko mga kumari ko, talaga namang nangyari sa akin. At nung nangyari na nga sa akin is, talagang sinabi ko sa sarili ko na kahit konting stitch ng video ng iba is hindi ko na talaga gagawin. Kasi kapag ikaw na pala yung nasa sitwasyon, sobrang hirap pala talaga magkaroon ng violation. Biruin mo, gumagawa ka ng video pero wala nga siyang kita. So ako talaga nag-upload pa rin ako araw-araw yung reels at saka yung stream ads, yung long form video. Kasi syempre kailangan talaga maging active pa rin tayo para hindi nga bumaba yung reach ng video natin. So mga kumari ko, kung magkaroon kayo ng ganito, huwag na kayong manghinayang. Kasi kapag nanghinayang pa kayo, mas mabigat pa yung kapalit. So kailangan mga kumari ko, kung kaya naman natin mag-upload ng video na lang natin, video na lang natin. Based sa experience ko. Pero syempre mga kumari ko, nasa inyo pa rin naman yan. Sinishare ko lang naman yung experience ko. Once nga na magkaroon ka mga kumari ko ng community standard at intellectual property, is talagang lahat ng tools mo is naka-red talaga yan. Lahat ng tools ko is naka-red, yung branded content tagging lang yung naka-green. So ayun mga kumari ko, ganun kabigat yung violation na yun. Kaya kung maaari ay iwasan natin talagang magkumuha ng video sa iba at original content na lang talaga natin yung gawin natin. So ano nga ba yung mga ginawa ko para nga mawala yung violation ko? So mga kumari ko, nakalagay naman doon is 7 days, babalik siya, restricted ka ng 7 days. Pero hindi pa yun sigurado. Yung 7 days, pwedeng maging 30 days at pwedeng maging 90 days. At more than pa. Kaya kung kaya natin iwasan, magkaroon ng violation, ay iwasan na natin. Iwasan na natin kasi talaga napakahirap. Pero ima, mag-upload ka ng video, syempre yung effort mo doon, yung pag-e-edit, voice-over, walang kita. So, sobrang nakakapanghinayang at mas malaki talaga yung mawawala. So, kaya mga kumari ko, kung ayaw nyo mapatulad sa akin na nagkaroon ng mabigat na violation, is
iwasan nyo talaga mag-upload ng hindi sa inyong video. Kung mas maganda talaga na yung full video natin is sa atin talaga. Kahit lagyan mo pa siya ng text ng ibang boses mo, ay ng boses mo at ng mukha mo, is madedetect pa rin talaga yan. Kasi na-experience ko yan. Kaya sinashare ko sa inyo kasi nga na-experience ko siya. Kaya mga kumari ko, iwasan nyo nga para hindi kayo matulad sa akin. So nung na-delete ko lang siya mga kumari ko, after 7 days naman is saktong-sakto bumalik siya. Pero mga kumari ko, meron na nga nakalagay doon na ganito. Na pag naulit-ulit na magkaroon ng intellectual property is pwede nang ma-delete yung page natin. So sayang, 'di ba? Sayang kasi yung ma-monetize pa nga lang at makakuha ka ng maraming followers, sobrang nakakapanghinaya. Talagang napakahirap na. Kaya kung kaya talaga natin ingatan yung page natin, is ingatan talaga natin. Dahil alam naman natin na sobrang laking bagay talaga ng kumikita yung mga video natin. So kung magkakaroon ganyan ganito mga kumari ko, talaga namang papakabahin ka ng bongga, is burahin nyo lang talaga lahat, itira nyo yung original content nyo, burahin nyo yung mga, yung kung ano yung naging violation nyo, burahin nyo yung katulad ko na intellectual property, is binura ko talaga lahat ng video na may in-stitch ako or na reaction video ko, is binura ko, nilinis ko talaga, hindi ako nanghinayang kahit gano'n pa nga karami yung views niya. So eto na nga ngayon mga kumari ko, bumalik na yung tools ko, kaya talaga sinabi ko sa sarili ko na iingatan ko na talaga siya. So, yung post na to mga kumari ko is for awareness. Na kung magkakaroon kayo ng ganitong violation, mas mainam na, burahin nyo lahat, linisin nyo yung page nyo, at saka kayo mag-request review. Kung hindi naman kayo makakapag-request review katulad ko is, mag-report a problem kayo. So, yun lang mga kumari ko. Sana meron kayo natutunan dito sa aking shinare sa inyo. Yun lang.